Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa wibis tayo ng ikalima na linggo ng Kwarisma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ang manikasa sa atin sa pamagitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos sa aklat ng Genesis ay gumawa ng tipan kay Abraham na siya ang magiging ama ng lahat ng bansa, lahat ng mga hari, at lahat ng mga tao. At sa ating ebanghelyo, pinagtibay ng ating Panginoon na ang tipan na ginawa kay Abraham ay siya nang pagdating niya bilang tagapagligtas na kung saan matutuwa si Abraham kung makikita nito ang kanyang pagdating. Hindi man siya tinatanggap ng mga Israelita, nagpapahayag siya ng pag-asa ng lahat ay maligtas kung manatili sa kanyang turo o sa kanyang ebanghelyo. Tayo rin ay tinatawag na maging tapat at manatili tayo sa pagtuturo o ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At sa mga sandali na tayo dating dahil sa ating kahinaan, karupukan, ay nagkasala, dumulog po tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamigitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at matatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong titirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong alangan. Ang pagsasakatuparan ng mithin at kalooban na Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon at tiyak naming inalihan ka ng mga demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mo, hindi mamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon siyang aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, yay, walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y nagiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagpaparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Webis na tayo ng 5 na linggo ng Kwaresma o 40 araw na panghanda para sa Pasko na makabuhay muli ng ating Panginoon. Malapit na po ang Semana Santa. Magsimula na ang palaspas sa linggo na ibig sabihin bahagi na po yan ng pasyon o pagkasakit ng ating Panginoon o Semana Santa na matapos sa pagdiriwang ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Kaya po ang lahat ng ating mga pagbasa ay isang mga hakbang na patungo sa pagdiriwang ng mga mahal na araw at ng pinakadakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ngayon sa ating mga pagbasa, tayo ay binibigyan ng tema ng tipan. Tipan ay sa salitang Hebreo, beret. Beret ibig sabihin hinati. Ito yung tradisyon na kung saan ang mga nag-alay na mga susunuging alay para kay Yahweh na Panginoong Diyos ay hinati ang susunuging alay, isa para kay Yahweh, isa para sa mga tao. At ito na yung kasunduan o tipan na nagsimula pa kay Abraham. Si Abraham matanda na, ang asawa niya ay baog at wala pang anak. Ngayon sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 9b, si Abraham na matanda na, ang asawa niya na wala pang anak, na matanda na rin, ay nagsasabi ang Panginoong Diyos na si Yahweh, mula sa kanya, magkaroon ng mga bansa. Kaya hindi na siya tawaging Abram. Ngunit,
Abraham. Abraham, isang plural, mga tatay. Ibig sabihin dito, tatay siya sa mga tatay dahil siya ang pagmulan ng mga bansa. Sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay, na kung saan ang pangako parang hindi mangyari na siya ay magiging ama ng lahat ng mga bansa, ay natupad din sapagkat nagkaanak si Sarah ni Isaac, at mula kay Isaac ng anak rin si Jacob at iba pa na makasunod ng mga henerasyon, na dumadami sila na ang may kapal ayon pa sa ating Salmo 104 versikulo 8, na sa isip lagi ng may kapal na si Yahweh ang tipan niya sa lahat ng mga minamahal niya. Ang kanyang tipan ay nasa atin pa rin magpahanggang ngayon. Pero kailangan tayong mamuhay na matapat sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag na pangaral ng ating Panginoong Hesus. Nasa ating Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 8, versikulo 51 hanggang 59, pinapahayag ng ating Panginoong Hesus, pinahayag ng ating Poong Hesus Nazareno, na ang lahat ng nabubuhay ayon sa Ebanghelyo o sa kanyang turo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw tanggapin ng mga Hudyo ang ganyang mga pag-isip, ang ganyang mga aral o ganyang mga turo. Kaya tinuturing siya una na siya ay inalihan ng masama na espiritu o demonyo. Pangalawa, na siya ay batang-bata pa, at paano siya makikilala ni Abraham na siya yung pinaka-ninuno ng lahat ng mga bansang nananalig sa Diyos. At pangatlo, paano niya masabi na wala pa si Abraham, ay nariyan na siya. Ito yung mga tatlo na dahilan na gusto siyang batuhin ng mga Hudyo dahil hindi makakatanggap sa kanyang pagtuturo ng katotohanan. Pero ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon na ang tipan o ang kasunduan ng Diyos at sa kanyang bayan ay nagpapatuloy hindi lang sa panahon ni Abraham, ito'y inuulit-ulit, ito'y binubuhay, at ito'y pinagpatuloy hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero pinagbago ang lumang tipan kay Abraham ay pagkaroon ng bayan na hinirang ng Diyos. Ang panibagong tipan ay ang tipan na ginawa ng Diyos na Ama sa ating Panginoong Hesus na itayo ang panibagong bayan ng Diyos. At ang panibagong bayan ng Diyos ay ang kanyang nanalig, at ito yung simbahan. Kung noon, ang 12 na tribo ay siyang pundasyon ng lumang tipan ng hinirang na bayan ng Diyos, ang bagong tipan at nasa bagong kasunduan ay mayroong bagong testamento, at ang itinayo at ibinuklod ay hindi lang bayang nag-iisa, naging lahat ng tao na nalig sa Diyos, at ang pundasyon ay ang 12 na mga apostol. 12 na tribo, naging 12 na mga apostol. Noon, si Abraham ang ninuno, ang puno ng sambayanan ng Diyos. Sa bagong testamento ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo ang kanyang katawan na mga buhay na bato na pinagkumpuni, na pinagbuklod upang maging sambay ng buhay ng Diyos o simbahan. At si Kristo ang pinakaulo, at tayo na bahagi ng mistikong sambay na ng Diyos ay nagkaroon nga ng misyon na ating isabuhay ang Ebanghelyo
o pagtuturo ng ating Poong Hesus Nazareno. Kapag ka isinasabuhay natin ito, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang pinakalaman sa Ebanghelyo? Pag-ibig. Nasa salitang koinokona Griego, sapagkat koinokona Griego ang ginagamit sa Bagong Tipan, agape. At itong agape o pag-ibig ay mayroong dalawang bahagi. Ang una ay pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip at buhay. Ang pangalawang bahagi ay ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. At dito, makikita na ang Ebanghelyo ay buhay sa ating Panginoon na kanya pong tinuturo pero hindi siya tinatanggap. Kaya sinasabi niya, matutuwa si Abraham kung makikita niya. Anong sabi ng mga tao? Wala ka pang 50 anyos. Bakit mo sinasabi na ikaw ay kilala mo si Abraham at nakita mo si Abraham? Sabi ng ating Panginoong Hesus, at ito'y napakahalaga, yung versikulo 58, kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga. Itong ako ay ako nga, ego ay me, ay salin sa Hebreo na salita na Yahweh. Sapagkat ang Yahweh ay ako ay ako. Na mabasa natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, Verso 14, ito yung pangalan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Hindi tinanggap ng mga Hudyo, dumampot ng mga bato upang siya'y batuhin, sapagkat hindi nila katanggap-tanggap ang Diyos. Tayo, ano naman ang ating katayuan? Tinatanggap ba natin ang Diyos sa pamagitan ng Poong Hesus Nazareno? Nabubuhay ba tayo sa kanyang Ebanghelyo na pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa ay ng pagmamahal sa sarili? Kung tayo'y nabubuhay sa kanyang turo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Manalig tayo, sapagkat kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay naugnay sa kanya ng malaliman sa buhay ng pananalig, pagsasaksi at pag-ibig sa kanya, tayo'y maliligtas at buhay na walang hanggan. Mahalin natin ang ibigin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili at tayo'y mabuhay na walang hanggan. Ito ang ating pag-asa. Pangako noon kay Abraham. Pangako na natupad kay Kristo sapagkat siya ay Panginoong Diyos ng buhay na nabuhay muli. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Hesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa panampalataya patungo sa Ama. Atin pong itutugon, Hesus, dalhin mo kami sa Ama. Hesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos, naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Hesus, manalangin tayo. Hesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Hesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo.
Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming panampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, ay marapat ni kaya aming pasalamatan si Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giling mo anak, ang sangkatauhay minarapat mong mapahayag na iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan, sa cross ay itinanghal. Sa cross ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa cross nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ng Espiritu ang banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito
sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanhang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas, kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Mele, San Pedro Palungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Kay buti mo sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Mga paalaala sa mga nagsisimba, patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal. Upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging makasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating
banal na misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na nasa inyo kayo manaugnay sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus na Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus na Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Nasa bagong tipan na po tayo ng ating ugnayan sa Diyos na malaliman ay sa pamamagitan ng ating Poong Hesus na Nazareno na sa darating na mga mahal na araw tayo'y tinatawag na magbabalik loob at umibig at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus na Nazareno, higmasin ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na walilayong katugunan at tanggapin ang kasagutan itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang alam imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng binisyon ito na may mahala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus na Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus na Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.